welcome back na naman sa aming channel. So sa video ito, tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa ng chocolate cookies and obi cookies. So sa video ito, unahin muna natin ang chocolate cookies. So first, yung flour po. Tapos sugar, cocoa powder, at isang one whole egg, at vegetable oil. Ayan, tapos ang baking powder, salt, at vanilla extract. Pwede rin po kayong hindi gumamit ng vanilla extract, nasa inyo din po yan. So ayan, yan po lahat ang gagamitin ngayon. Let's get started! Uunahin po natin ang oil, tapos isusunod po natin ang brown sugar at paghahaluin lang po natin sila. Ayan, kung nahalo na po natin ng mabuti, pwede na po natin ilagay ang isang egg at paghahaluin naman po natin sila. Ayan, kailangan ganito na po yung itsura niya, ha? Kailangan matunaw po yung sugar. So ngayon, ilalagay naman po natin ang vanilla. Optional lang po ang vanilla natin, ha? Pwede rin naman hindi nyo lang po lagyan. At halu-haluin lang po natin. So ayan, pwede na po natin ilagay ang flour. Kasama po dun ang cocoa powder, baking powder, at salt. Tapos, paghahaluin po natin sila. Halu-haluin lang po natin sila ng mabuti, ha, hanggang sa mag-combine po silang lahat. Ayan guys, kailangan ganito na po ang consistency niya. Ayan. So ayan guys, painitin muna natin ang steamer. Kailangan po mainit ang steamer natin pag nailagay na natin ang cookies, ha. Naglagay po ako ng kunting oil sa aking lanera para mamaya hindi po dumikit ang cookies. Isang kutsara lang po ang inilagay ko dito. Pag mainit na po ang steamer, pwede na po natin siya ilagay at maghihintay po tayo ng 5 to 10 minutes. Kailangan low heat lang po, ha. I-prepare naman po natin ang iba pa pong natira. A few moments later. Ayan guys, titingnan po natin kung naluto na. So ayan, luto na po siya. Oh my God! Wow! Habang naghihintay po tayo na maluto po lahat ng chocolate cookies, i-prepare naman po natin ang obi cookies. So ayan, ito po yung mga sangkap niya. Flour po, sugar, isang medium na egg,
oil, baking powder, salt, OB powder. Ayan. Ganyan po itsura niya kasi nilagay ko po kasi siya sa ref. At meron din po ako dito OB flavor. Kung wala po kayong OB powder, pwede rin naman po kayo gumamit ng OB flavor. So ayan, starts na po tayo. Una, ilagay po natin ang oil. Tapos, sugar. At i-mix po natin silang dalawa. Pag naihalo na po sila, ayan, ilagay na po natin ang egg. Tapos, paghahaluin naman po natin. Halo-haluin lang po natin hanggang sa matunaw po ang sugar, ha? Kailangan ganito na po ang itsura niya, ha? Ilagay naman po natin ang OB powder. Tapos, paghaluin naman po natin. Kung wala po kayong OB powder, pwede rin naman po kayo gumamit ng OB flavor. So, ayan, ilagay na po natin ang all-purpose flour, baking powder, salt, ayan. At paghahaluin naman po natin. Kailangan haluin po natin ng mabuti, ha? Naglagay po ako dito ng OB flavor para mas lalong matingkad po yung kulay niya at saka lasa. Pwede rin naman ganito na lang po yung gamitin nyo. Huwag na po kayong gumamit ng OB powder. Paghahaluin lang po natin ng mabuti. Uy guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na po! Ganito na po ang itsura niya guys, ha? Ayan. Same lang din po sa ginawa ko nung una, ha? Nilagyan ko po ng oil ang lanera. So ayan, same lang din po ang measurement ko, isang kutsara. At maya maya, i-steam na po natin siya ng 5 to 10 minutes. A few moments later. Luto na po silang lahat. Ayan! Wow!